artikel operator. Kapay nga, iya ka mo karo sa abong nga kilid. Dahil na atong nga lang akausa para kinyura tanan, bukot para kakon, bukot para sa kabayan, kundi para katong tanan. Ah, iya kami magkaroon, no? Salang pangorason. Mili, nagpangayo kami kayo pasensya, pero gusto lang naman ipaabot na anon na mga masinibot na mabuhay yun. Naman nga ginaagwanta. Partikular sa pinitimsya, sa sakit at problema nga gintao ninyo kamon. Bukong karoon lang naman ipaabot, ibalik na sa tatlong dagang dupagrinyo at franchise. Haman, dahil roday wang dagol patangaplaso para kami magrinyo ay makagubinhawa pataron sa aming pamilya. Do franchise na ron, inyo na din manipula, inyo din maniupra, inyo din pakialaman para kami, kami ng mga tricycle operator ay magpinitinsya. Ngani sa mga kaibahan sa mga tricycle operator, maghinampit kita, ipalag sa tatlong dagon, sa pagrilyo, eh, franchise! At nakapayod bala ka mo, mga kaibahan ko sa pangabuhian nga ra? Naro, franchise! Ang tanagin baylo, sa pagrilyo, uwa na kahagira sa eksaktong proseso! Nakaintinti ka mo? Uwa na kahagira sa proseso! Ang tanagin baylo, sa closed door! Special meeting para anta kita nga dipiton sa atong pangabuhian. Dipala kita na mga pumuyo, ay may mga tiyagon man. Kita, may kanya-kanya kita nga mga pamilya. At una man ka mo sa suwod, sayog ko nga nagabawal man dugo ng biyerno tungod ganon nga mga pumuyo. Kami nga mga pumuyo, kabay nga inyo kami pamatian. Ordinansa nga ra nga pagbago ng dat particular sa pag-renew franchise ay huwag kita ra mag-agi sa eksaktong proseso. Hindi ba nga na huwag ito at public hearing? Huwag right, public hearing at huwag ra ginaprobahan isang gulihang panlalawitan. Pinbalik ra dahil illegal. Pero kita, ng mga tricycle operator, padayon na nag-renew. Nag-renew kita. Nagabayad! Oo, minatog na karon. Dapat sundon na natin! Sundon na natin! Dugi naman to at atong mga opisyalis at atong banwa dahil mabahir atong respeto kanda. Pero kung taman, ikonsiderar man ninyo ruhan ng bawat yagin bilang mga maintok ng mga manupangita, manupamasada at tricycle. Imagine ninyo mga kaibahan ko, naro, rohato nyo tanga ginagasto. Sana ba'y mandawa ko na nagdoble? Wala nagdoble, rohato na balayran. Pero para katon, nag-times 3 pa. Nag-times 3 pa, rohatong balayran, haman. Sa sandagon, nag-renew kita't franchise. Nag-renew kita't body number. Nag-renew kita't registration. Hay paalin ron to rohatong registration dumungan sa buwan at Enero. Agro-inero kita nga ron, doyon, dupit ka kung siin dapat ka nag-renew it imo nga franchise. Ako ang sayod bala ninyo, na kung hilipat kita pag-renew sa atong franchise, o naroon sa kasuwan, ngani, makaroon, mayor, nagpapanawagan kami, o wata kami nag-uwararayan sa oras nga ra, wata kami ikara nagpaino, ako ang operator, makuntinto na iba't ang tao na magasabat ka nun dahil di ibang tao huwag na rin nakasayod at among sentimiento at masot at buot. Ngani, rin nagkakadapat na pa ikaw din ang mayor na among ginakinhanglan. Atubad na kami. Atubad na sa kami mayor dahil kami rin nagbutang unaki mo na ni dapat ikaw man na magprotekta para ka mon. Mga kaibahan ko, ng mga franchise holders, isinggit, ibalag na tatlong dagan sa pag-renew! Ibayar! Ag-iripan! Rugin bayad naman! Kada dagon, na wapat na dapat kami nag-renew! Inigyan ko ang sinangso! Raanon man lang na ginapangayo! Raanon man lang na ginapangayo! Uwaman kami ikaragapahuya-huya sa inyong aprente! Gusto lang naman na inyo man kami pamatian!
ang inyo mangulig doon at ikonsiderado amon nga mga sentimiento. Haman, ibutan habi nga kamo sa amon nga posisyon. Gusto ninyo magpainit ikarako nga malaktuwas ra imo nga ginapakipaglaban? Salamat gyud ug itaw ko man do romaikropon sa akon pagit na ibang kaibahan ng mga tricycle operator dahil sandara mabuhay yung dasanda nga naga humumunot man sa bagong patakaran kara itayang franchise nga ra. Salamat gyud! Ako ga-represent sa mga drivers na nakaramdam ng medyo hindi magandang pagtrato at pamamaraan ng pag-renew. Nag-renew kami ng franchise sa dalawang tricycle noong first week of February. Pero nangyari, isa na lang ang bumalik na renew. Yung isa daw, ibinigay na nila bago pa mag-deadline ng February 20. Paano nangyari yun? Hindi daw namin na-renew, pero may resibo po akong hawak na na-renew namin. At ito po ay nakapangalan na sa isang tao na taga-Naluok. Ibinigay po yung franchise na yun. Ngayon po yung naglalaban ng mga driver, maliban lang ho na ibasura, March 16, 2012. Naka-address po ito sa ating butihing Vice Mayor, Madeline Regalado, kaya po kasi yung namumuno sa session. At naka-address sa kanilang Secretary Sangguniang Bayan. Ito po ang nilalaman. Pakinggan po natin mga driver at operator. This has reference to your supposed ordinance 2012 at 005. The ordinance incorporating section 20 and section 21 separately and repealing clause respectively to ordinance 2011-024 known as an ordinance providing new rules and regulations in the grant of franchise or motorized tricycle operators permit within the territorial jurisdiction of Calibo, which was submitted, binigay po, sa opisina ng Sangguniang Panlalawigan on March 9, 2012, ni Diana Pegarido, Secretary ng Sangguniang Bayan ng Calibo. So nagpadala po sila ng sulat na tungkol po sa pagbabago sa franchise po natin. Ito po, pakinggan ninyo. Ito na po ang magandang pakinggan natin. It would appear, sabi nila, it would appear that the supposed ordinance is an imperfect, hindi po tama, ang enactment, having been passed only by 9 Sangguniang Bayan members as reflected in the self-submission which was convened in a special meeting, bukon po it session, meeting lang held on March 5, 2022 rather than a regular or special session of the Sangguniang Bayan of Calibo. Lahat po ng ordinansa dapat idaan sa tamang regular session. Haman ito, pinagmitingan lang ang ordinansa nito. It has to be recalled that when we returned your ordinance, ibinalik po, on February 24, 2012, without action, it was intended by your Sangguniang Bayan to be able to incorporate the separate separability and repealing clauses in the main ordinance by your Sangguniang Bayan in plenary. It has to be understood that the act of incorporating must be done by your legislative body through a regular session. Kailangan gawin sa regular na session or special session. We are again attaching a copy of our letter dated February 24, 2012, returning Calibo Ordinance Number 2011-00024 without action. For your reference and guidance, itinalik po kanya na hindi na problema ng Sangguniang Panlalawigan. So ano ang yung tawag na sa ordinansya na pinapatupad sa atin? Illegal. Di ba? We would therefore return to your supposed ordinance 2012-005 to your end, believing that this admission can never be reviewed by the Sangguniang Panlalawigan.
or it is not a perfect enactment by the entire Sangguniang Bayan. It was only a product of a special meeting on the, of the 9 Sangguniang Bayan members, which can be rightly interpreted as a sort of committee report. So, pinamapo ito niyo doon, Batyola, Secretary of Sangguniang Pandalawigan. So, ngayon mga kapatid, tingnan po natin, ipinapasapad sa atin ang isang batas na hindi po aprobado ng nakakataas. Pinapahal po ito ni Mayor, pinirahan ni Vice Mayor Regalado at sa mga kunsyal. Tayo po ang nagdurusa sa isang pabilansang iligal. Kaya, alam mo na po pakiusap, Mayor. Sabi mo, ang ordinansa namin is a privilege. Tama po kayo. Privilegyo namin. Napakasakit po na sandalan mo ng pribilyo ang isang pamilya na walang makain, umaasa lang sa tricycle para ibigay sa mga taong gusto mo lang dahil nakakapit sa iyo. Kawawa po yung pamilya na yun. Mayor, sa darating na Mayo, pribilyo rin ng mga boboto na tanggalin ka sa posisyon. Sana mo maramdaman yung ito ang sakit sa pagtanggal mo sa pribilyo ng mga transport sector. Maraming salamat po. Dapat yan na ito, ang dupag-cluster, no?